Eh kaya nga, bakit hindi mo sagutin? You want me to cite you in contempt for not answering? No, sir. No, sir. Dahil walang overall head ng programa na ito. Sino ang sisisihin namin? For example, sino ang sisisihin ng mga tao? Meron po tayo na PMO. Sino nga po? Who is the overhead na nakakaalam ng lahat ng pyesa nitong programa na ito? As it is, from your answers, sa tingin ko, so, walang nakakaalam ng kabuuan ng programa na ito eh. Mr. Chair? Yes. Kindly answer my question. Who is the overall head of this program? Is it the secretary of the DOTR? Yun ang gusto kong malaman para we can put the blame on him. It's the Undersecretary for Road, Mr. Sino po yun? Mr. Chair. So ngayon po ay OIC po ako. So you are the one, madam. Saan niyo po binis yung bilang po ng mga utility vehicles na kailangan po? Kung hindi niyo po alam ang bilang ng mga mananakay po natin. Ito po ay base na rin po sa mga existing numbers on certain routes. Meron po silang ganitong number ng mga utility vehicles po. Iyon po ang basihan na po namin sa pag-identify po ng mga tatagbuhong mga sasakyan. Mr. Chair, yeah, yung I'll just answer short lang po. Sandali lang. Yes. Hindi ko alam kung bakit kayo nagmamadali ng pagsagot. We had a hearing last March 9 of 2023. Yung mga observations ni Congresswoman Pancho, nasabi na sa inyo. Hindi po ba? Unang-una doon is i-review ninyo yung programa. But you never did the review. Sinabi namin, the program is just like a headless chicken. Kung saan-saan-saan na napupunta. Ano ang gusto sana namin? Mag-designate yung DOTR ng magkukumpas. Kung baga orkestra, meron siyang, wala man tumitingin eh. Pag ako na magtanong, yun ang mga, pero hindi naman yung ginawa eh. Matitigas ang ulo nyo. And I think the reason why is you're not acting in unison sa LTFRB. That is the only conclusion that I could get kung bakit hindi kayo nakaka-move forward na mabilis. Para sabihin ko sa inyo, nag-meeting na tayo nito, March 9 of 2023. I still have the minutes of that meeting. Dahil dito sa problema na ito. Pero wala kayong ginagawa eh. Yun ang katotohanan. But anyway, malaki yung problema ninyo dahil hindi ko alam. The Honorable Arrogancia is recognized. Mr. Chair, may I react if it is okay with your comment? Yes, want to. On your statement that we didn't do anything first, we really overhauled the entire process by coming up with an omnibus franchising guidelines, which we just released, totally overhauling the entire process. Number two, we issued memorandum circulars simplifying the process, like from 12 requirements for a consolidation to only 3. And there were a lot more of things that were done to cope up with the challenges of a modernization or perhaps consolidation, so to speak. But Mr. Chair, I believe these are also birth pains that we are experiencing right now. We apologize if we do not live up to the expectations. With your indulgence, ASIC, birth pains pa ba yung 6 years? I'm asking you, birth pains pa ba yung 6 years? From my own perspective, from the time I assume, I would still say yes because
It was only during my time when I overhauled the omnibus franchising guidelines. Pakitin yung ganun. Kasi ang aming assumption is when a program is started by another by a previous administration and it is a good program, the current administration must see to it na ma-fulfill yung programa na yon, di ba? Oh, sasabihin ko sa iyo mamaya, how much was already spent by this program since 2017? Baka hindi mo ako masagot. And it cost billions already. Noted, Mr. Chair. Huwag mo akong panin dyan, Asik. Dahil bago pumunta sa akin ito, pinag-aralan ko na lahat ng aspeto niyan. Kaya kayong mga tanong ko sa inyo, hindi nyo nalalaman yung nangyari doon sa mga cooperative? It is happening. And I think, Mr. Asik, yung shop mo hindi united sa pag-implement nitong programang ito. At the back of my head, to tell you frankly. Kasi mamaya tatanungin ko kung bakit kukunti pa yung mga jeep na tumatakbo, na forma ng jeep, bakit puro minibuses ang tumatakbo. I will ask you specific questions on this mamaya. The Honorable Arrogancia is recognized. Thank you very much, Mr. Chairman. Halos naubos na po yata lahat ng aking itatanong, pero nag-reserve po ako ng mga ilang-ilang tanong na maaaring relevant. This will refer to Chairman Guadis. Chairman Guadis, ilan po ba ang study nyo doon po sa riding public po natin pagdating po sa public utility vehicle sa buong bansa? Sir, pa pakiulit mo nung tanong. Ilan po ba ang sa study nyo nung inaaral nyo po ang modernization ng atin pong public utility vehicles po, ilan po ba sa study nyo ang kabuuan ng atin pong riding public sa buong bansa pagdating po sa na sumasakay po sa jeep? Yung po mananakay, yung po pangkaraniwang mamamayan na sumasakay po sa jeep sa buong bansa po. We do not have the current data, Mr. Chair, Your Honor. Okay. So kung wala po kayong current data, ilan po ba sa record ninyo ang kailangan na public utility vehicles na kakailanganin niyo po sa modernization natin sa buong bansa? Yung numbers po namin, inangkla po namin sa existing number po ng mga public utility vehicles na tumatakbo ho. We factored that and based on that po, yun ho ang basis ko namin para sa consolidation. Ilan po ito, Mr. Chairman? For UV, we have 19,364. For PUJ, we have 150,000. For minibuses, 848. And then for public utility bus, 20,651 po. Paano nyo po na-identify ang quantity ng kailangang sasakyan kung hindi nyo po alam ang quantity ng mananakay po natin? Ito po ba ay hinulaan lamang po ninyo? Base lamang po sa existing na rota na nakikita po ninyo? Chairman Guadis, hinihintay ko po ang iyong kasagutan na nag-identify po kayo ng mga kailangan pong mga utility vehicles po natin. Saan nyo po binase yung bilang po ng mga utility vehicles na kailangan po? Kung hindi nyo po alam ang bilang ng mga mananakay po natin. Ito po ay base na rin po sa mga existing numbers on certain routes. Meron po silang ganitong number ng mga utility vehicles po. Yun po ang basihan na po namin sa pag-identify po ng mga tatakbuhong mga sasakyan. Okay. So, ibig sabihin po, ang atin pong modernization ay nakabase pa rin po sa actual na bilang ng mga nakarehistro po nating mga passenger utility vehicles po, based dun po sa mga area na kanila pong tinatakbuhan. Tama po ba?
That's one aspect, sir, but I would also like to mention, sir, na mayroon po mga pag-aaral na ginawa rito. At may mga gagawin pa hong pag-aaral. Sinimulan po to nung time ng pandemic, may budget pong inilaan ang DOTR dito sa pag-aaral na naging basihan ko namin dito sa mga conclusions po namin. Yung pangalawa ata is with JICA na meron din hong pag-aaral na naging basihan din po ng aming conclusion dito sa aming industry consolidation. Okay po. Pupunta po ako sa pangalawang tanong. Yun po bang deadline ninyo ng January 31 na all utility vehicles, ito po ba ay yung mga hindi sasali lamang sa consolidation ang hindi po sila makakatakbo after ng January 31? Yes po. Yes, sir. Yung pong kasali sa consolidation, makakatakbo po sila? Yes, sir. Ano po yung main objective? Bakit po kailangan bigyan nyo ng deadline na yung hindi kasali sa consolidation ay hindi makakatakbo after ng January 31? Sir, sa ating pong programa ng modernization, there has to be a cut-off period po para po naman makapag-proceed na po tayo sa other phase of the modernization program. One aspect, sir, is putting all these transport groups into different organizations, because part of the fleet management, sir, is putting up a cooperative or a corporation, sir, para mas efficient po yung pagpapatakbo po nila at pag-manage po nila ng kanilang ruta. Base po sa pag-aaral na yan, base rin po sa aming research po na napag-alaman po namin na mas efficient po pag ang gagamitin po natin is a corporation or a cooperative or a type of an association po para po ma-manage po yung isang ruta. Tanong ko po sa iyo ulit, susog po dun sa inyong sagot. Sa narinig niyo po kanina na naging problema nun pong ibang mga sumali sa kooperatiba na kailangang bago nila magamit ang kanilang sasakyan, nakapangalan muna sa iba para po maging legal ang kanila pong prangkisa. Ito po ba makakaapekto doon sa inyong desisyon na kailangan lamang kooperatiba o korporasyon ang nakarehistro po pagdating po sa mga rota na inyo pong bibigyan? Sir, sa amin po kasing policy, sir, dapat yung mga sasakyan ay nakalagay talaga sa pangalan ng kooperatiba. Dahil po ang binibigyan ng prangkisa ng estado, hindi po yung individual, kundi yung mismong kooperatibo o yung korporasyon. So it is essential, sir, for legal purposes and for management purposes na dapat yun po mga sasakyan ay nakapangalan sa kooperatiba. Okay, Mr. Chairman, ang tanong ko po ay dun po sa kaninang experience po kanina na naging problema ng ibang namuhunan na yung po kanilang inutang na sasakyan ay ipinangalan sa kooperatiba at ngayon po sila pa po ang nadimanda. Hindi po ba po pwedeng arali natin, Mr. Chairman, yun pong guidelines naman on how to protect yung member po ng sasali po para po dun sa consolidation na yung kanilang property o pag-aari po nila ay ipinagkatiwala po nila sa isang kooperatiba o sa isang korporasyon para sila po yung makapaghanap buhay. In return po, ano po ang protection naman noong inyo pong policy para naman po dun sa mga namumunang maliliit po naghahanap buhay sa transport sector? Ako po ay sangayon ho sa inyo na base ho dun sa mga kwentong na narinig po namin, there is a necessity ngayon to recalibrate, reevaluate po yung proseso ng aming ahensya po together with the Office of the Transport Cooperative who is managing these cooperatives. We will take a second look, we will take a hard look po para po yung mga ganitong mga issues ho ay hindi na po maulit. Makakaasa po ang lideratong ito na iyan po ay aming tututukan po. Another thing, Mr. Chairman, ilan na po ang tumatakbo na units natin under dun po sa modernization po natin sa ngayon po as of now, 2024 January po?
Sir, base po sa datos namin dito, umigit kumulang pong 7,000 po yung mga tumatakbong mga mod, mga UV at saka mga PUJ po na moderno po. Lahat po yan ay under ng korporasyon at kooperatiba? Yes, opo. Ibig sabihin po, karamihan po dyan ay hindi pa po bayad at binabayaran po po yan sa bangko. Tama po? Tama po. Karamihan po riyan nakaloon po sa DBP or Land Bank po. O yung iba po sa mga cooperative banks. Pero meron din po ako narinig yung mga iba cash po na binayaran po. Mr. Chairman, gusto ko lang pong tanungin ang Land Bank of the Philippines o ang DBP, alin man po sa kanilang dalawa. Base po ba doon po sa ginawa po nating pagbibigay po ng pagpapautang o pagtulong po dito po sa mga sektor po ng transportasyon pagdating po sa mga kooperatiba, po doon po sa mga korporasyon na tinayo po para po magkaroon sila ng units at magamit po sa pampubliko po natin na para magamit po ng atin po mga kababayan, gaano po kalaki dito yun pong hindi nakakabayad pagdating po sa kanilang monthly obligation dun po sa kanilang inutang para po dun sa units po na binabayaran po nila sa ngayon. Biro yung halaga na in-extend po ng mga banks. Ang akin pong concern dito, kung hindi po nakakabayad ang mga operators po natin, failure po yung atin pong plan sa modernization po natin dahil unang-una, yan po ibabatakin din ng bangko. Yun pong mga utility vehicles. At the same time po, kung ito po isusoli ng mga operators na hindi na po good condition, sayang po yung property. At yun pong itinulong ng gobyerno per unit, mawawalan po yun ng saysay. So I suggest po sa pamunuan po na nag-aaral po pagdating po sa modernization po natin na bigyan po natin ng puwang na yun pong lahat nang gusto maghanap buhay sa transport, ay wag naman po nating bigyan ng halaga na ang binibili po nila ay sobrang mahal na halos hindi po kayang bayaran dahil magkano lang naman po ang minimum fare po natin sa ngayon pagdating po sa pasahe po ng atin pong mga mananakay. Dako, sakali magtataas po tayo ng pasahe, hindi rin naman po kakayanin ang mga pangkaraniwan po manggagawa natin pagdating po sa lansangan. So, Chairman Guadis, sino po ba ang nagbibigay po ng approval o standard po kung sakali na ito pong pagkakamamahal po ng mga units na karamihan po ito ay galing China na hindi po tayo aware kung ito po may mga available na spare parts na kapag nasira po ay immediately magagawa po agad ng mga mekaniko ng mga operators po. So po, pwede po ba tayo gumawa ng guidelines na panibago po sa ngayon na huwag po natin tinan lahat yung mga galing sa labas ng bansa na mga kakailanganin po nating jeep. Baka po pwedeng hindi lang po nakabase sa Land Bank o sa DBP ang mga pautang. Po pwede naman po siguro, tama po si Mr. Francisco, na meron po silang itinutulong na in-house financing po para po magaan sa mga operators po natin. Yes sir, makakaasa po kayo na yung inyong mga mungkahi po ay amin pong babalangkasin sa mga susunod na araw po para to actually reflect kung ano po yung nangyari ngayon. Salamat po sir. At the same time, Mr. Guadis, paano po kami makakatiyak na yun po mga nag-consolidate ng kanilang mga prangkisa at yun po mga kumpanya na nag-apply po ng prangkisa ay hindi yung sinisingil lang per unit na pagkamamahal para lang po sila mabigyan ng prangkisa po? Meron po fixed na binabayaran po yan. May resibo, I think it's 520 pesos po. May resibo po lahat yan. Kung ano po yung nakalagay doon sa aming nakapaskil sa karatula, yun lang po ang talagang sinisingil po namin. Kung meron man hong magtangkang mga tao, bukas po ang aming tanggapan para maimbestigahan po kaagad yung mga ganyang mga practice po. Okay, Mr. Guadis, ako lang po yung magiging prangka. Hindi po ako nag-aakusa. Alam po natin na yung pumapasok sa gobyerno po, lahat ay receipted. Pero paano po yung pumapasok doon po sa mga outside, doon po sa gobyerno na hinihingi naman po na iba nagtatrabaho sa loob po ng LTFRB? Uh,
Sana po sir, pag may mga ganyan, may mga report po sa amin dahil pag may mga report po naman, ina-actionan po namin kaagad. Kaya nga ho, mayroon kami mga action center sa baba na tumatanggap po ng mga report at pag may mga ganyang report, ay akin din pong ina-actionan kaagad at binibigyan ko ng show cause order yung mga tao. Mahirap po at one time na totaling linisin po yung ahensya. But we do it one step at a time ho. And sa ganang akin po na kahit papaano po may mga nagagawa kaming check and balance system para po itong mga ganitong practice ay mabawasan po. One of them is through the social media po. Meron po kaming website. Lahat ho yung mga may reklamo pwedeng dumiretso na lang sa website. Base ho dun sa reklamong yung inaksyonan po namin kaagad. Makakaasa po ang kapulungan na to na continue po namin gagawin yung mga practices po namin. Maraming salamat, Chairman Gwadi, sa pagbibigay po ng puwang at bukas na kaisipan po na ang imahe po ng LTFRB ay maging malinis sa inyo pong liderato. At kami naman po, ako naman po personal, hindi po ako bulag doon po sa kalakaran sa LTFRB. Alam naman po natin na talagang may nangyayaring ganyan at ako po mismo makapagbibigay ng pangalan kung gugustuhin po ninyo. So, sinasabi ko lang po ito bilang isang mambabatas na nakikita ko po ang nangyayaring kalakaran. Nakawawa po ang mga maliliit na nagninegosyo na bago mabigyan ng prangkisa o bago mabigyan po ng karapatan na magkaroon po sila ng tamang paghahanap buhay ay nagagastusan po sila ng sobrang laki. Kaya po ito ang dahilan kung bakit kadalasan dumarami po ang kolorum sa ating bansa. Dahil wala na po silang parang tiwala na magbibigyan po sila ng tamang pagkakataon na mabigyan po ng mga papeles galing po sa LTFRB. So, Mr. Chairman, yun lang po. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you, Your Honor. Maraming salamat din po, sir, at makakaasa po kayo ng inyong mga mungkahi po ay aming pong tututukan. Magandang hapon po. The Honorable Gus Tambunting is not around. So, with the Honorable Benny Abante. Lang siguro. Okay. On my part, yung LTFRB, sinabi nyo kanina, 38,000 ang hindi pa nakapag-consolidate. At sinabi nyo rin kanina, ang apektado ay 38,000 minimum na drivers. Tama po. Yes, sir. And then after January 31, hindi na po sila makapag biyahe doon sa kanilang ruta. Franchise. Mr. Chair, within the month po, ipaprocess na po namin yung cancel. Hindi po sinasagot yung tanong po. May franchise po sila. And then there is a term in so far as their franchise or franchises are concerned. Yes, sir. Are you trying to tell this committee na dapat tigilan na iputulin ninyo yung term ng kanilang franchise? Sir, yung kanilang franchise po. You answer my question, Mr. Chairman. Are you trying to tell this committee na may term pa, may period pa, extending after January 31 yung franchise nila, you're going to cut it? Wala lang term, Mr. Chair. Kasi by that time, sir, by December 31 po, pumasok na po yung kanilang mga franchise. Franchises, lahat. Okay? Yes, Mr. Chair. So, ang pinagtataka lang ng chair na ito is that ang bagsik-bagsik nyo dun sa dating, yung sumusunod dun sa batas eh, nagkaroon sila ng franchise, pero wala kayong ginagawa dun sa mga kolorum na hindi sumusunod sa batas. Why is this so? Mr. Chair, may I answer that in a different perspective? Wala pong law enforcement function ang LTFRB. Alam mo, yan ni Congressman Posita. You are under the DOTRD. The land transportation. Yes. Hindi din ba nila kayang yun? That power belongs to the land transportation office. Kaya nga. And the now,
this program is a program of the DOTR. I will go now to the questions that I have. Kasi, hindi ba this program was initiated by a department order of the DOTR, right? And therefore, it is a program of that agency. Would that be correct, Yusek Lontok? That is correct, Mr. Chairman. Now, may I know who is the overall head of this program? Kayo ang gumawa ng department order eh. Sino ang head nito? Kaya siguro tayo hindi, kaya siguro umaabot tayo ng ganitong anim na taon na walang nangyayari masyado dahil walang overall head ng programa na ito. Sino ang sisisihin namin? For example, sino ang sisisihin ng mga tao? Meron po tayo na PMO. Sino nga po? Who is the overall head na nakakaalam ng lahat ng piyesa nitong programa na ito? As it is, from your answers, sa tingin ko, walang nakakaalam ng kabuuan ng programa na ito eh. Mr. Chair? Yes. Kindly answer my question. Who is the overall head of this program? Is it the secretary of the DOTR? Yun ang gusto kong malaman para we can put the blame on him. It's the Undersecretary for Road, Mr. Sino po yun? Mr. Chair. So ngayon po ay OIC po ako. So you are the one, madam. Now, there are phases of this program. Tama po? Yes, Mr. Chair. Eh kasi wala namang programa na biglaan na magagawa eh. May mga phasing ito kasi napakalaking programa. Tama? Yes, Mr. Chair. Now, may I know who are the assigned point persons for each phase of this program? Mr. Chair, tinatanong ko lang po kung sino-sino yung mga tao. Eh kung hindi nyo po masabi, di hindi nyo alam yung phases ng programa. Sa consolidation po, ito po ay kinaganapan niya ng ating Office for Transport Cooperative for Cooperatives and the LTFRB for corporations. Para naman po sa financing, ito po ay nakikipag-ugnayan kami sa... Who is in charge of that? Sa land bank at who is in charge of the financing? Sino ang nagpapalo para matulungan yung mga kinonsolidate nyo na cooperatives para maka-avail sila doon sa loans ng financing institutions? Yun ang gusto kong malaman eh. Sa ngayon po, ito po ay pinagtutulungan ng LTFRB at ng Project Management Office. Yes. Now, what are your deliverables insofar as each phase is concerned? Meron ba kayo nun? Meron po. If there are, tanungin ko po kayo, na-achieve ba yung deliverables yun at certain point in time? Kasi pag may programa at may plano, meron pong at a certain point in time, meron kayong na-deliver na eh. Meron ba kayong programang ganun? Yung pong consolidation, na-deliver po namin yung at least 70%. No. Let's go to consolidation, madam. There was a meeting by your department with the president last year, right? Before the president stated or decided na itigil na yung consolidation ay yung extension ng programa. Tama? Now, in the press release for that program, sinabi ninyo kay presidente na 70% na yung consolidation. Would that be correct? I was not in the meeting, but I was informed. Then do not answer the question, madam, okay. Because you cannot answer it if you were not there. Yeah. And who were there? Go ahead, please. Go ahead, Chair. Chair. Were you there? Yeah, I was one of the invited. Po. Ikaw ba ang nagsabi na 70% na na-consolidate ninyo sa mga drivers and operators for the whole country? Sa LTFRB po yung nagsabi nun. Yes or no?
Ang tanong ko, ikaw ba ang nagsabi? Hindi pa. Sino? Sino ang nagsabi kay Presidente? That's why he decided that way. Yes, it was the LTFRB. 70%. At that time, it was 70%. Yes, yun ang nasa press release. Eh. Yes, sir. And that made the President decide na itigil na yung extension. There will be no more extension. Tama? Yes, sir. So, now, may I ask, yung 70%, is that true in all the regions of this country? That's nationwide. No, I'm asking you, is that true for all regions in this country para maging 70%? Sa Region 6, for example, 70% na ba na-consolidate? Region 9? The number varies by region, Mr. Chair. Yes. But if you sum it all up, it would all now, up. Sa Cebu and then Metropolitan Manila, what is the percentage of your consolidation? Kinatanong ko ito dahil sir, dito nagkakaroon ng problema. For Cebu, sir, which is Region 7, it's 80.9%. Hmm. Metropolitan Manila? For the central office, it's 97.4, but for NCR, it is 52.5%. Yung ba ang sinabi nyo kay Presidente? 26. Yes or no? What we stated... Yung ba ang sinabi nyo kay Presidente? Just the total, Mr. Just Chair, nationwide. Total. And you are not stating to the President what is the real picture of your consolidation? We did, Mr. Chair. Huh? We informed the... President, we have the we furnished the office of the President a data. Okay. Per region, Mr. Chair. Per region. Yes, Mr. Chair. I'll take that your answer for that. Now, may I ask, at this point in time, where are we in so far as the phases are concerned? Mr. Chair, insofar as the initial stage is concerned, which is the industry consolidation, we have just finished that process, Mr. Chair, and we are now on looking into the other phases now of the modernization program. Other phases that we're looking now into is probably the continuation. We have fundings for the local public transport route plan and the route rationalization plan, which we continue and have continually done. And the same aspect for those who are ready for a fleet modernization, we are assisting them in and educating them on the process of fleet modernization. Do you have timeline for each phase of the program? Or you haven't come up with timeline for you to be able to find out whether you're moving forward as it should be? Sir, we have a timeline, Mr. Chair. Would you please submit to this committee? Yes, Mr. Chair, we have the timeline. The different phases of this program, identifying the point person of each phase, the deliverables, and the timeline for this. Yes, if you really have a plan for this. Yes, Mr. Chair, we have a plan and we have a timeline for the deliverables, sir. Now, given what was mentioned in the phases of the program, like route rationalization, consolidation, financing and modernization, what would be the proper sequence to implement it? Initially, Mr. Chair, we have the consolidation, which we now have concluded. Consolidation, thank you. May I ask the financing institutions, is it a condition for you to grant a loan or to approve the loan when there is an approved
Rout? Mr. Chair, if I may respond. I'm asking you. Yes, that's a requirement. That's a condition. Yes. If that is a condition, and 10% pa lang ang na-approve na ng route plan, eh, ano mangyayari dito sa programa na ito? Mr. Chair, this is a 10-year program, Mr. Chair. Ha? Hindi naman po ito matatapos ng isang taon. This is a continuing program. Hindi ko naman sinasabi na matatapos kagad. Nagwo-worry lang ako. ASEC, dahil yung financial performance nyo as far as DBM is concerned, ang nagagastos na sa inyo is from 2017 to 2024 GAA, including the 1.6 billion, it will already amount to 5.5 billion. Or tell me, if you're given 5.5 billion, ito lang ipapakita nyo. 10% ng route rationalization, 70% ng consolidation, kung hindi nyo pa tinakot, hindi aabot sa porsyento ngayon. May I add another data, Mr. Chair? While it is true that only 10% have unapproved LPTRP, there is 1,069 or 68% of the LGUs already have submitted their local public transport route plan. I agree. And this is now being validated that by... po kayo, bakit po konti po yung mga jeep na modernized na tumatakbo ngayon? Ang karamihan ay minibuses. Mr. Chair, it is the choice of the cooperative kung ano po ang klase ng sasakyan ang gusto nila. We do not designate them as jeepneys but class 1, class 2, class 3. And this falls under a certain class. And this were approved, Mr. Chair, in the previous dispensation. We just merely adapted what was approved. DTI, hindi pa kayo involved kung anong forma ng sasakyan, di po ba? Ang inyo lang basis ay yung if it complies with our environmental laws or the Philippine National Standard. Tama po. Yes, sir, Your Honor. The published standards were which were shown in the slides this afternoon was conforming to the dimensions only, sir. Dimensions only. Yung mga transport agencies, pakitaas nga yung mga kamay nyo, yung representative. Aha. If you, sige, thank you. If you're given a choice, mas gusto nyo ba yung minibuses o yung offer ni Mr. Francisco? Sa bahagi po ng piston, Mr. Chair, ay matagal na po namin isinusulong sa ilalim balangkas ng modernization ay sa pamamagitan po ng rehabilitation. Ibig sabihin yan, mapanatili po natin yung ating sariling atin, hindi po yung mga minibus na umihiga sa gitna ng highway. Yeah, thank you. Next. Mr. Chair, opo, katulad na yung sinabi natin kanina, mga rehabilitate na natin at may mga modern na rin tayo na traditional modern jeepney na po ito. At hindi po yung umuusok ng matindi, wala pa pong isang taon ay bumabaliktad na rin. Sir, next, yung sunod. Sagutin po ninyo yung bako. Ariel din po, National Public Transport Coalition. Since the start ng hearing, talaga pong kinikwestiyon na namin, ang gusto namin i-refurbish yung mga lumang mga jeepney dahil ito po yung kinagisnan at gusto namin. Pero still, hindi pa rin sila nakinig up to this time. Eh, kabaong po yung ibinigay sa amin, hindi po jeepney. Alam na namin yun. To tell you frankly, hindi kami inosente o ignorante dun sa mga nangyayari. Yun ang kwan nun.
So nakita natin na kung tutusin, mas gusto nila yung pan. And if you study yung press release ng aming speaker, apat po ang nandun. Number one is corruption. Number two is the influence of former officials sa present official. Number three is you are not looking after the welfare of the drivers. Well, we have to consider the welfare of the drivers, and we have been to maintain the iconic heritage form of the jeepney. And the last one is kung po pwede extend. Diba? Nandun yung... Hindi ko alam kung binasa nyo yung press release niya. Ako, ilang beses kong binasa para maintindihan ko. So, ganun ang kwan dito. Kanina, may mga sumagot na merong corruption doon sa loob mismo ng mga ibang cooperatives. Tama? Would you agree with that? Doon sa mga sagot ng mga iba kanina, tanong sa atin, na tinanong ng mga kasamaan ko. Di ba? Right? And I even ask you, what are you going to do with this? Oh, parang Attorney Guadis, nakatingin ka sa akin, parang hindi ka nag-agree doon sa sinasabi ko eh. Sir, can you repeat the question? So, kaya nga, nagtataka ako, nakatingin ka, blankong-blanko sa akin eh. No, sir, I was listening to you, sir. My apologies, sir. Yeah, ang sinasabi ko kanina, doon sa mga katanungan ng ibang kasamahan ko, na-establish na may mga corrupt practices sa ibang mga co-op or cooperative. Are you able to listen to their... Yes, I did, yes. Mr. Chair. At sinabi ko, maski doon sa akin, may mga nangyayari na hindi yata nauugma sa patakaran. Yes, Mr. Chair. Yeah. And since we have the privilege of having the OTC chair here, I would address that matter right now, and I will ask the good OTC chair to investigate this matter. Hindi yun po ang aking kwan. Hay mong aabot po ako sa kanya. Yes, Mr. Chair. I-settle muna natin yung alin ngayon ang mauuna, yung consolidation o yung route rationalization. I remember si Secretary, former Secretary Tugadi said na yung mga local government units na hindi maka-accomplish o maka-comply doon sa pag-submit ng local route plan nila, ay you will have to capacitate them so that they can comply. Pero kung tinitingnan ko sa 10%, ibinalik nyo, may nag-apply na 1,000 plus, ibinalik nyo yung mas marami, under consideration yung iba, according to your report. Tama? Yeah. Now, yes, Mr. Chair. What are you doing to capacitate these local government units in order for them to be able to comply with your requirement? Mr. Chair, we have continuous coordination with the local government units. We send our men to the LGUs. We extend technical assistance to them as we have continually done through the years. We have sent our officers from the central office and from the regional offices to continually educate them, assist the local Sangguniang in coming up with their local route plan. Yeah, okay. Now, in the route or the submission of the route rationalization plan, ilan po kaya dito sa routes na ito ang nasa Metro Manila? Doon sa 10%, ilan kaya ang nasa Metropolitan Manila? Mr. Chair, iba po ang treatment sa Metro Manila. Hindi po route rationalization plan yan. Hindi LPTRP. It's called route rationalization under a new SEP ang sa Metro Manila, sir. So, iba po ang konsepto ng Metro Manila. Okay. Now, how many of these 10 approved routes are in Metropolitan Manila? I will rephrase my question. Wala po, sir. Wala.
So, yung mga tumatakbo dyan sa routes dito sa Metropolitan Manila, even if they are consolidated, these consolidated co-ops can run dun sa dati nilang mga rota. Yung bang sinasabi nyo sa amin? Existing units in their existing routes, Mr. Chair. Okay. Doon sa 38,000 na mawawalan, ilan ang nandun dito sa Metropolitan Manila? About roughly 20,000, Mr. Chair. No. 20,000. Walang naka-assign na consolidated co-op para tumakbo dito sa Metropolitan Manila. 20,000 ang mawawala. Sa araw-araw na requirement ng mga commuters dyan, how would you fill this up after January 31? Mr. Chair, hindi po lahat ng mga routes ay walang nag-consolidate. Marami pong mga nag-consolidate dyan. As to your query, kung anong gagawin po natin doon, sir, sa mga nawalang 20,000, sir? Yes, kasi hindi nyo na patatakbuhin eh. Di ba yun ang sinasabi? Yes, yes, Mr. Chair. 38,000 minimum drivers, minimum 38,000 drivers will no longer ply the trade. That's correct, Mr. Yes. Chair. And 20,000 of that 20,000 is from Manila. Metropolitan Manila. Yes, Mr. At Chair. At rin na walang pang consolidated co-op na dapat mag-handle itong rota na ito. Chairman was discussing na parang structureless structure. Yung ating pong masyadong napakalaking programa. Ano? And a while ago, the chairman was asking sino ang pinaka-head ng organization na parang CSR ng grupo. Nahihirapang pang sumagot si Yusek Lontok. Siya pala. But were you appointed as ano as the head of this whole modernization program? Who appointed you as the head of this whole modernization program? I am appointed as the officer in charge of the road transport. But not the modernization program itself. Masyadong comprehensive yung program eh. It's one of the programs that's road transport is... That's the reason why, Yusek, tama po si Chairman that this program is being headed by a chicken without a head. Napakahirap po talagang kumilos na ganitong malaking programa eh walang nagko-command. And that's the reason why our chairman was asking the different head of the different places. Dahil kung walang mga head yung mga yan, with this kind of program na napakalaki, talagang mahihirapan tayong maging maayos yung ating pong implementasyon ng napaka-importanting programa. And that's the reason why kanina dinidiscuss din po natin. Asek Wadis, there's a report received by this representation. Now, during your absence when you were suspended, 5 to 7 route plans were approved. Would that be correct? What I remember, sir, is that... No, you answer my question. Would well, that be correct? Kung mali, sabihin nyo. There were route plans that were approved, yes, sir. And may I ask, what are these, how many of these route plans were approved? I think there were about 5, and these were in Region 4, Mr. Chair. All in Region 4? Yes, Mr. Chair. 4A or 4B? I think it's 4A, Mr. Chair. 4A, dun sa amin, Calabar Zone. Yeah. May I know, or could you submit to this committee? Sino-sino po yung nakakuha nito applied for this at ano yung lugar ng mga ito? Yes, Mr. Chair, I can submit them to you tomorrow morning. Now, may I ask, in the process of approval of all these things, this aspect of the modernization program, it is supposed to be a board action, tama? Yes, Mr. Chair. Now, if even if it is not in accord
with the objectives of this program. Kung ayaw ng iyong mga membro or majority of your members do not like it, hindi masusunod. The agency acts as a board, so... Hindi ko tinatanong yun, how do you act? Alam ko na yun eh. Diba? It is supposed to be a board action. Ang tanong ko po, kung halimbawa tatlo yung membro mo, diba? Dalawa. Dalawa. And then including me, tatlo. Yes. Eh kung dalawa dun sa kanila, kumontra dun sa kwan at hindi in accordance with the objectives of this program, wala na. Theoretically, yes, sir. Anong theoretically? Ayun sir, because it, the board is governed by, diba? By majority. Yes, yes, sir. Wala ka nga na, approve yung rat plan eh. Yes, sir. Yes. Yes, Mr. Chair. So yun yung administrative problem na na-encounter nitong programa na ito. And that is why, from the very start, I've been telling you na discordant yung board ninyo insofar as the objectives of this program are concerned. Kasi napakahirap eh. Diba? Sabi nga ni Mr. Francisco na, lahat tayo Pilipino. Oo nga, lahat tayo Pilipino, may kanya-kanyang interest tayo. Diba? Yes, Mr. Chair, I fully agree. And then also, it is a big, very big possibility na hindi ka ang boss ng mga taong ito dyan sa board or sa LTFRB. Would that be correct? I cannot comment on that, Mr. Chair. Bakit? Because theoretically, the chairman is the head of the agency, Mr. Chair. Eh kaya nga, bakit hindi mo sagutin? Do you want me to cite you in contempt for not answering? No, sir. Kaya nga tinatanong kita. We decide as a board, Mr. Chair. You decide? As a board. I agree with that. Hindi ba? Kasama rin sa statement ko yan. But there are times when the interest or personal interest come into play at hindi na ma-attain yung objectives ng programa. Would that also be correct? Yes, Mr. Chair. Yeah. Kasi from the reports that I have received, pati pag-appoint ng inyong mga tao doon, pwedeng pakialaman ng board. Correct also? Yes or no? The chair is the appointing authority, Mr. Chair. Oh, pero pwede lang kine-question yun. Nahirapan sumagot eh. At the back of my head, Asik, iba na yung sagot sa aking utak. Yes. Kaya itong programang ito, I do not think we will attain it as fast as it should be. Kasi napakaraming problema, operational and administrative. To tell you frankly, and para malaman ng akoan, at the back of my head, masyadong maraming nakikialam dito. Would you refute that? Asik? No, Mr. Chair. Yes, thank you.